Bukod sa merong deep penetration, maigigiling mo din siya dun sa motion na gusto mo. And bukod dun, tatamaan mo yung tingle niya na makakadagdag para mas ma-stimulate pa yung kapartner mo. Maitim ba skin, underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo! Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli! Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi po po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po pong makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, huwag niyo na rin po sanang kalimutan i-like and follow ang ating Facebook page official. Maraming salamat po. And for today's videos, another concerned video po, ang sabi niya is, Miss Ting, maliit lang ang size ko, not average. What is the best position po kaya para sa girl para naman mag-enjoy pa rin siya? Alam niyo po, nasa mundo tayo, no, na yung tipong kung sino yung mas malaki, yun yung may award. Sa mga kalalakihan, ganito ka-importante kung ano yung size ng ari nila. Siguro, pag nagtanong tayo sa ibang babae, lalo na kung hindi Asian, ano, kung ano yung average na size, ang isasagot sa inyo, 6, maybe 7, or more than. Kaya nagkakaroon ng mga misinformation and confusion sa isip natin, especially sa mga kalalakihan. But the truth is, ang average penis lang naman talaga na kailangan naming mga kababaihan kapag ka Pinoy is nasa 4.3, 4.5, 4.8, o minsan 5. At sa mga hindi naman Pinoy, 5, 5.5, or 6 siguro pag mapalad ka. Kapag naka-erect, yan lang po yung mga average size. Minsan, nade-develop lang talaga yung mga insecurity ng mga kalalakihan dahil nga sa kakapanood ng porn, nakikita nila ang lalaki ng mga sizes doon, or pwedeng nakapag-encounter sila ng one-night stand, then napintasan sila na maliit yung size nila. What I'm trying to say is, kung sa partner mo lang naman ikaw nakikipagtalik, I'm pretty sure magkakaintindihan kayo anumang size meron ka. Lalo na kung open yung communication nyo. Okay, kung maliit ka, mas mababa ka pa sa average. Number one na magandang position dyan is yung man's best friend. Alam nyo na yon. Ow, ow! Dog style. Alam nyo naman po siguro yung itsura ng dog. Di ba ganito? So, ganyan, nakaposisyon ang babae. Then, ikaw na sa likudan niya. Nandun ka sa may bandang puwita niya. So, that means makokontrol mo yung motion. Kapag nakaganong style ang babae, mas malalim yung pwedeng maabot nung ari mo. So, dahil mas malalim yung pwedeng maabot nung ari mo dahil maliit nga yan, mas mararamdaman ngayon nung babae. At bukod doon, mas madali yung access mo na maabot yung tingle niya. Na makakatulong para madagdagan yung stimulation ng babae. Number 2, knee to chest. Nakahiga ang babae, iaangat mo yung kanyang balakang, nandun ka rin sa may bandang puwetan niya, at dun mo siya papasukin. Lalabas na parang yung dalawang paa niya ay nandito sa shoulder mo. Mas madali ang entry point kapag ganito. Pwede mo rin pagdikit yung kanyang dalawang hita habang nakalagay ang dalawang paa niya sa shoulder mo para naman mas matighten ang pagpasok mo. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pang babae, meron din po tayong pang lalaki. Tatlo, cowgirl, eto yung nakahiga ka, siya yung nasa ibabaw mo. Ganito ang klase ng style, mas malalim din yung pwedeng maabot mo once na pumasok ka sa kanya. At bukod doon, merong ka rin control doon sa motion. Pwede mong i-grind, igiling-giling, pwede rin i-pump ng up and down. Another style, seashell. Alam mo yung kabibe, di ba? Nakabuka siya ng ganon. Nakahiga siya, then nakabuka siya ng ganon. Kaya niyang abutin ng paa niya, yung shoulder niya, yung dito sa side niya, andito yung dalawang paa niya, habang nakahiga siya. Ikaw naman yung nasa ibabaw niya. So, imagine niyo na lang yun, guys. Para niyo siyang itiniklop ng nakatihaya. Medyo hawig din ang position na to doon sa knee to chest. Kaya lang ito, mas ititiklop mo siya. That way, yung maliit mong ari, mas makakapasok doon sa pinakamalalim na pwedeng abutin talaga
nung maliit mong ari. Tensya ka na kung pinagdidiinan ko yung salitang maliit, ha? Ayaw kitang masaktan. Tinuturuan lang kita para mas mag-enjoy kayo mag-couple. Then, pagkapapasok ka na, i-V mo siya. Letter V. Di ba nakaganon? I-V mo siya. Para makapasok agad ng mas madali. Hindi po ito para sa lahat. Para sa mga babae, halimbawa medyo nagkakaedad na at hindi naman flexible. Baka malbalian ng balakang or sumakit yung balakang niya pagkatapos, hindi nyo na ulitin. Kasi baka mamaya pinipilit mo dahil gusto mo, pero hindi naman pala komportable yung partner mo. Hindi po importante na ikaw lang ang komportable. Dapat dalawa kayong komportable at nag-i-enjoy sa ginagawa nyo. So, kapag ka-flexible naman siya, nasa iyo yan kung anong motion ang gagawin mo, kung circular motion, up, down. Basta siguraduhin mo na hindi nasasaktan at nahihirapan yung partner mo. Another thing, face-off position. Yung nakaupo ka, din nakaupo naman siya sa ibabaw mo. Meaning, magkaharap kayo, nakakandong siya sa'yo, pero nakaharap siya sa'yo. Chest to chest, crotch to crotch. So, yung bigat niya dahil nasa'yo, nakadiin yan doon sa maliit na ari mo. Umupo ka sa bed, sumandal ka, or nasa sofa ka, sumandal ka, then nakaupo naman siya sa harap mo, magkaharap kayo. Nakakandong siya sa lap mo. Kung sa merong deep penetration, maigigiling mo din siya doon sa motion na gusto mo. Bukod doon, tatamaan mo yung tingin niya na makakadagdag para mas ma-stimulate pa yung kapartner mo. Kapag tama ang stimulation, ang stroke natin doon sa mga babaeng kapartner ninyo, mas mag-e-enjoy sila. Kahit na hindi average yung size mo, mas i-enjoy niya yung performance nyo. Kaya huwag kang malungkot dahil mas maraming kababaihan ang pinipili ang better performance kesa sa size. Actually guys, ang SEX ay icing na lang yan ng relationship para mas maging mainit. Pero ang totoo, nagtatagal talaga ang relasyon dahil sa tamang pagtrato natin sa mga partner natin. Yung care, yung love, and yung respect kapag nandiyan, nagtatagal talaga kayo. So, yun lamang guys ang video natin for today. I hope nakapagbigay po ako ng tips sa inyo. At kung nagustuhan nyo pong ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin nyong matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!